Magalak tayo lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Mga minamahal na mga kapatid, itaas natin sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating hinihiling ngayon, lalong higit sa panalangin at tulong ni Santo Padre Pio. At upang tayo'y maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang, pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong mga isinilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pinto ng langit ay binuksan mo. Dagdagan mo pa ang buhay na iyong bigay sa amin upang sa mga dinalisay mo sa pagkamasuwayin ay hindi mahadlang kamti ng iyong pag-iliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Esteban sa mga tao, sa matatanda at sa mga eskriba, napakatigas ng ulo ninyo. Di pa nababago ang inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, iyon din ang ginawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humuhula sa pagparito ng matuwid na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi ninyo tinalima iyon. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nangalit dahil sa matinding galit kay Esteban, ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang ningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tenga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumuluhong sa kanya. Kinalagad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nangangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban. Nanalangin naman ng ganito, Panginoong Jesus,
tanggapin mo ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas. Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanan ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay, kasang-ayon si Saulo sa pagkamatay kay Esteban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kadlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo. Ikaw poon, aking pinananaligan. Magbubunyi ako, magsasayang tunay. Sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin. Ingatan mo ako at iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di magmamaliw. Iyong kinalinga at iningatan mo. Laban sa adhika ng masamang tao. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Magsitayo pong lahat. Alleluia, 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 alleluia. Nagbibigay kasiyahan, pagkaing dulot ay buhay. Si Jesus na pong mahal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga tao kay Jesus, ano pong kababalaghan ang maipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit. Dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo. Ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit. Sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay iyong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ang mga alagad, ang mga napakinggan natin sa unang pagbasa, narito San Esteban mula sa Gawa ng mga Apostol. Kita natin ang naging takbo ng kanyang buhay. No?
Siya'y isang matuwid na tao. May matibay na pananalig sa Panginoong Diyos, nagsasalita ayon sa banal na Espiritu Santo. Pero alam natin ang nangyari sa kanya, no? Siya'y hinatulan ng kamatayan sa pamagitan ng pagbato sa kanya. Siya'y matatag at matibay. San galing ang kanyang lakas? Ang kanyang lakas dahil sa Panginoong Diyos. No? Kaya tingnan ninyo sa mabuting balita na ating napakinggan. Tayo ay nangungumunyon. Ano? Tayo tumatanggap kay Jesus sa banal na komunyon. At sana, hindi lang doon tayo parabang pag tayo nangumunyon, tapos na ang ating relasyon. Ano? Pag tayo nangumunyon at tinanggap natin si Jesus sa komunyon, nawa, ito'y magpaalab ng ating espiritu. Ano? Nawa'y pag tayo nangumunyon at tinanggap natin si Jesus, nawa, ito'y magpatibay sa ating kalooban. Na tayo'y siguradong-sigurado, totoong-totoo, na ang ating tinanggap ay si Jesus. Kaya, papasok sa iyong puso, sa iyong isipan, ang iyong tinanggap. Kaya, ang magiging bunga nito sa iyo, ikay matipay, ikay matatag. Matatag saan? Sa paglayo, sa kasalanan. Si Esteban, kahit na kamatayan, ay kanyang hinarap. No? Manatili lang siyang tapat sa Panginoong Diyos. Pero tayo, mga minamahal sa ating panahon ngayon, para bang pagkatapos nating mangumunyon at tanggapin si Jesus, no? Para bang natatapos na din, no? Minsan pag-uuwi natin sa tahanan, parang hindi si Jesus ang ating tinanggap, no? Pag tayo babalik sa ating mga trabaho, parang hindi si Jesus ang ating tinanggap. Kaya tayo pag tumatanggap at pag sinabing ang katawan ni Kristo, ang sagot natin, Amen. Sapagkat buong puso kang naniniwala na si Jesus ang iyong tinanggap. Kaya ang malalim na bunga ng ating pangungumunyon lagi, pagtanggap kay Jesus, ay pagbabago ng buhay. Pagbabalik loob sa Panginoong Diyos. Yan ang nagiging bunga niyan dapat sa atin. Sapagkat si Jesus ang ating tinatanggap. At nawa, tayo mangungumunyon, tatanggapin natin sa Jesus. Dapat tayo handa din ang ating kaluluwa. Sapagkat yan ay hindi pagkain ng katawan lamang. Ang komunyon ay hindi lamang pagkain ng ating katawan para tayo lumakas. Yan ay pagkain din ng ating kaluluwa. Hindi katulad ng kinain ng mga, sabi ng mga unang magulang ng mga Hudiyo. Ano? Kanilang mga magulang ay kumain ng mana. Yun ay pagkain ng katawan. No? Hindi pagkain ng kaluluwa. Ang komunyon ay pagkain ng ating katawan at pagkain ng ating kaluluwa. Kaya, pag ikaw ay tumanggap niyan na ang iyong kaluluwa ay hindi handa, no? Sabi ni San Pablo, lalo mong kinukondem ang iyong sarili. No? Kaya lawa, ano, yan ipagkain ng ating kaluluwa, yan ibaon-baon mo hanggang sa kabilang buhay. Yan ang ating binabaon hanggang sa kabilang buhay. Sapagkat ang epekto niya sa atin eh, hanggang sa kabilang buhay. Kaya lagi nating ihanda ang ating kaluluwa sa pagtanggap natin ng komunyon. No? Laging ihahanda ang iyong kaluluwa. Ibig sabihin, sa pagtanggap mo kay Jesus, sa banal na komunyon, alam mo, ang kaluluwa mo handa. Handa sa pagkaing tatanggapin. No? Ibig sabihin, malinis ang iyong kaluluwa. Kaya nga tayo'y nagsisisi, nagbabalik loob sa ating Panginoong Diyos para sa Jesus ay matanggap natin. No? Kasi pag tinanggap natin ang komunyon, nang alam natin na tayo'y nasa mga mabibigat na pagkakasala, sabi nga ni San Pablo, kinukondem lalo natin ang ating sarili, no? Ang ating kaluluwa. Kaya
kahit tayo meron tayong spiritual communion. No? Sabihin, kung hindi ka handa sa pagtanggap, ang kaluluwa mo'y alam mo na sa mga mabibigat na pagkakasala, siya'y huwag mo munang tanggapin. Ihanda mo ang iyong kaluluwa sa tamang panahon. Ano? At magbalik loob sa Panginoong Diyos. No? Kaya nawa, sa ating pagtanggap sa ating Panginoong Diyos, yan ay magbunga sa iyo ng pagbabago ng buhay. At yan ay nagbubunga din ng maraming kagalingan sa maraming nating karamdaman. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak, na niloob mo ang aming ikatuwa ngayon, ay papagbaguhin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalusalo ang lahat sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako, buhay lagi bilang handog. Kaya, kaisa ng mga anghel, narigisi awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo
ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay din sa daigdig ng mga nang kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kaganit sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo
aming ipain tulad sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyas sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Balik at kung
mga tupa. Handa kong ibuwis sa lahat ng sakit, alang-alang sa iyong kaligtasan. Ako nialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sakit, alang-alang sa iyong kaligtasan. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang tambana ni Santo Padre Pio, at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pangmagpakailanman. Pagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrel, China, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at pasbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin po ang pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabaspas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong ilabas ang inyong mga pabeblasan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat at ang inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Aleluya, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo, mating hari at manunulat.